As you know, mga kababayan, si Inday nagpa-presscon uli kahapon. Ayaw niya humarap sa Congress, pati yung kanyang mga staff. Binawalan niya na mag-attend sa Congress, Congressional Investigation ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ang gusto niya, magsalita lang mga kababayan sa media. Kasi po, sa media nga naman, pwede niyang sagutin yung gusto lang niyang sagutin mga tanong. Tulad ng ginawa kahapon, may mga tanong na sinagot niya, may mga tanong na hindi niya sinagot. Tinalampas. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Lang niya. At may mga pabitin pa. May mga padoda. May video din daw siyang hawak. Malamang tulad ng pulburon video mga kababayan. Dinoktor din. Hindi man niya sinasabi. Tinatanong ng mainstream, ano-an yung video tulad ng pulburon? Hindi man niya. Hindi man tulad ng pulburon. Iwan ko kung anong video kasi ayaw pa niyang bitawan. Lagi niyang binibitin yung kwento para ma-excite yung mainstream media. Alam naman ninyo, siyempre kaming mga reporters, kung anong mga controversy, yung mga inaabangan natin. Maganda naman yung ginagawa ni Inday para may teleserye. Kasi pag binitawan niya, isahan, wala na pong aabangan yung publiko. O di ba? Pero hindi man niya sinasagot ng diretso yung mga tanong. Iwas sa posit nga po. Siguro na-advise ni Digong, siyempre yung tatay. Ang hindi niya alam, mga kababayan, yung mga advice ni Digong po, hindi man effective. Tingnan ninyo yung advice ni Digong kay Pacquiao. Na hindi mag-surrender, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, itong trupang nausog, pari-parehas po ang kapalaran, ang direksyon. Siyempre, hindi siya mag-attend. Pati yung mga mga staff niya, mga kababayan, binawalan niya. May show cause order na po yung Congress. Kasi po, may power ang Congress na mag-paimbestiga. Lalo, ito, involved yung pera ng bayan na sila yung nagbigay. They have the power of the purse. And they are representative of the people. Kaya yung mga argumento, mga kababayan, ng mga supporters ni Inday, ano man na niya, bakit magbabaw si Inday na may 32 million na boto? Ilan lang naman ang boto ni Martin at saka ni Saldico? Kasi si Martin at Saldico yung prime suspect ni Inday. O diba? Imali po yung pagkaintindi ninyo. Ang buong Kongreso, they act as a collegial body composed of more than 300 members. At itong more than 300 members na mga representatives of the people, baka mas marami pa ang boto niyan kaysa sa 32 million na boto ni Inday. Bawat congressman, mga kababayan, i-add ninyo ang boto ng bawat congressman sa buong Pilipinas, baka more than 32 million pa. So mali yung paniwala ninyo. Bakit anya babaw down sa mga congressmen itong si Inday na ibinoto ng 32 million na voters? Yan ating mga congressmen po, congressmen of the people representing the whole country and co-equal branch ng ating gobyerno, and they have the power of the purse under the constitution, and also has the power to impeach impeachable officials ng ating gobyerno, presidente, vice presidente, Supreme Court justices. Ganun po ang power ng Congress. Huwag ninyong maliitin. Naintindihan ninyo, mga supporters ni Inday? Ilan na ba yun ang impeach ng Congress? Wala kayong kadala-dala. But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung buong kwento ng presko ni Inday, himay-himayin natin po. At saka yung iba pang mga balita dito related po sa mga pinagsasabi ni Inday, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel.
and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow 6-0, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengsha Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balikan natin yung ating mga kwento, mga kababayan. Ito yung sabi dito sa Manila Standard. BP Sara to unmask political handler behind alleged ouster. Alam na namin po ang nasa isip ninyo, Inday. Ang duda ninyo siyempre kay Martin Romualdez at saka sa ating Pangulo, the first couple, malabo po na ang ouster plot ay manggagaling po kay Martin, ang utak mismo, with your admission na
ang unang nag-float ng impeachment, si Franz Castro. Si Franz Castro sa Congress, tapos sa Senado, ang pigmi-mention po ninyo, si Risa Ontiveros. Isabi nga natin po, pati si ano, si dating Senador Trillanes. Malabo po na magpagamit si Franz Castro, Risa Ontiveros, saka si Trillanes sa Marcos Romualdez. Di ba po, mga kababayan? Magkabayan Black, magpapagamit po sa Marcos Romualdez. Sabi nga natin, anti-Marcos Romualdez po ang mga yan. Kaya malabo po ang narative ni Inday. Yan ang pinapaiwatig niya doon, mga kababayan, sa presko niya. O ito yung presko niya kahapon. Mas comfortable siya magpapreskon kasi may monopoly siya. Kung ano lang ang gusto niyang sabihin, ito yung bibitawan niya. Walang cross-examination. Kita ninyo ang strategy po? Diba para yung tatay niya? Papreskon lang po. Sila yung nagdidikta kung anong dapat nasabihin. Sa Congress, hindi po. Kaya ayaw nila humarap sa Congress. Pati si Pacquiao, kaya yung inabot nila, tingnan ninyo, trouble. Tingnan ninyo mga kababayan, si Ari Roque, wanted na. Malamang sa malamang, yun ang abutin po ni Inday. Ang unang magiging wanted niyan, magiging puganti, yung mga tauhan niya. Pero pag na-file na yung kaso mga kababayan, na plunder. And then sabi po sa ano, sa investigasyon ng committee ni Congressman Chua, nasurpasan niya yung threshold ng plunder. Sa laki ng amount mga kababayan na kinaimbultuhan ni Inday. Ayan po. I must stress at this point that the sheer vastness of this potentially misuse of funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Wala pang kalahating buwan, naubos na daw ang 125 million. You see? Pero tingnan ninyo, si Martin Romualdez po, ayaw ni Martin na isiro budget siya. Gusto nga i-reduce pa to 500 million plus na lang ni Franz Castro po. Yung budget ni Inday kahapon, i-slash up to, ano, down to 500 million. Hindi na nag-agree po yung majority. Lalo na po si Martin Romualdez. Ayan po si Castro. Castro proposes reducing OBP budget to 529.59 million for 2025. Minority leader po itong si Franz Castro. Anti-Marcos, anti-Romualdez. Hindi na pa pumayag po yung majority. So hindi po pinipersonal ni Martin Romualdez, not ng majority ng mga congressmen, si Inday, binigyan pa rin, oh. Tingnan ninyo. Sabi po ni Speaker Martin, mahalaga pa rin magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President. House Speaker Martin Romualdez appealed to maintain the 733 million pesos na budget proposal for the OBP to sustain essential government services and protect jobs amid calls from some lawmakers to cut the budget entirely following Vice President Sara Duterte's repeated absence from budget hearings. Kita ninyo, kinonsider pa rin siya po. Gusto nga ng iba, isiro budget na siya kasi matigas ang ulo at hindi may paliwanag yung paggastos. At nasili pa yung mga irregularities sa paggastos ng budget ng OVP, pati ng DepEd, nung siya pa sa yung ano, yung DepEd Secretary, nangalingasaw po yung amoy. Kita ninyo, mabuti pa rin yung puso ni Martin Romualdez. Huwag niya, bigyan pa rin natin ng budget. Pero siyempre, pababantayan na ng maayos. Kasi, hindi niya pera yan, pera ng bayan po. So sabi po ng speaker, kailangan na niyang bigyan ng adequate funding yung OBP to ensure uninterrupted service in job security para doon sa mga employees niya. He revealed that some lawmakers had suggested significant budget cuts, with others proposing to eliminate the OBP budget entirely due to Duterte's non-attendance. Binastos po yung Kongreso. Siya lang ang gumawa ng ganyan.
wala sa history ng mga previous vice presidents at ng mga department heads, mga secretaries ng gobyerno po, ang nakagawa ng ganon. Pang Guinness Book of World Records po si ano, si Inda, yung pag-ugali. Siya lang po ang nag-iisang pusit. O diba? At napaka-aroganting public official po. Napakayabang. However, Romualdez rejected these proposals, stressing the necessity of the OBP's budget for continued public service. Anya. The House Appropriations Committee had previously approved the allocation, which mirrors the budget given to former Vice President Lenny Robredo and includes 30 million pesos to mitigate the impacts of inflation. Yung 733 million po, mas mataas pa ito sa budget ni ano Lenny Robredo noong 2022. Part of the OVP's budget designated for satellite offices and certain social services will be redirected to the Department of Social Welfare and Development and the Department of Health to enhance efficiency. So tanggal na po yon. Romualdez defended the approved budget, highlighting its role in balancing accountability with the public's need for essential services, affirming that maintaining public service is crucial for the welfare of the citizens. Ayan, si Martin Romualdez po, siya yung campaign manager ni Inday. Si Inday noon, sumasalang na lang. Pagkain niya, nagpasalamat nga po after the election. Sumasalang na, walang ginagawa si Inday. Campaign manager si Martin Romualdez. Nang hindi mapagbigyan po ng kanyang confidential funds. And yung attempt sa posisyon ni Martin as Speaker of the House, yung plot ni GMA na best friend ni Inday, tinawag na tambaluslos po si. You see? Ganon mga kababayan si Inday. O ngayon, inaway-away na si Martin. Ganon ang totoong kwento, mga kababayan. Huwag kayong naniniwala sa mga propaganda nila. Propaganda ng mga naosog vloggers. Itong mga naosog vloggers na nag-aaway-away na ngayon dahil sa, alam na ninyo, santambak na mga sinungalin po sila. Kaya tingnan ninyo, nagkalitsi-litsi yung buhay ng mga patro nila. O diba? So sabi ni Inday dito, since last year, Anya, they already had their grounds for impeachment. They are just waiting to have all the pieces they need to back the grounds they have identified. One track is impeachment, sabi po ni Inday. Sila Trillanes daw, Risa Ontiveros, are among the politicians who are allegedly orchestrating her possible ouster. Sino Anya yung nasa likod nila? I know Anya, but I cannot divulge yet. At the proper time Anya, I will disclose everything. Someone will mention the name soon in the hearing. And then I will identify that person. There is only one handler of Risa Ontiveros, Sunny Trillanes, and Franz Castro, sabi po ni Inday. Alam na natin kung sino ang nasa isip ni Inday. Pabitin-bitin pa siya sa pananalita. Si Martin man lang at saka si President Bongbong Marcos ang iniisip niya. Or kung hindi si Lisa Marcos. Sino pa man. Pero sabi nga natin, malabo man po na magpagamit si Risa Ontiveros, si Franz Castro, tapos si Trillanes. Lahat ito mga dilawan. Di ba po? Full-blooded si Risa Ontiveros. Never again to Marcos. Yan ang slogan po. Lalo na si Franz Castro. Anti-Marcos, anti-Duterte. Di ba? Kaya malabo na ang mastermind ng nag-orchestrate sa impeachment, possible impeachment niya po, ay itong mga taong ito. Kumbaga, may i-file na impeachment complaint. Sabi ni Trillanes sa interview ni Christian Isguera, pag hindi niya mag-file yung Congress, ako mag-file
Ang ibig sabihin lang yan, mga kababayan, possibly may nakikita, buo na nga po yung impeachment case ni Trillanes. Si Franz Castro, with all the investigation na nangyayari ngayon, talagang may nakita sila based sa reports ng sa reports ng COA. Yun ang mga lumabas po sa investigation ng Congress na talaga pong may dapat na panagutan. Corruption, plunder, and betrayal of public trust, mga kababayan, itong si Inday. Madaling sabi po, legit, valid. Ang gustong palabasin ni Inday po sa presko niya, politika daw. Para maniwala kami, Inday, kailangang harapin mo squarely ang mga tanong ng mga congressmen. Hindi yung preskon ka ng preskon. Pero pakinggan natin yung preskon niya, mga kababayan. At himay-himayin natin. Oh, ito yung preskon, mga kababayan ni Inday. Matapos na maglakwat sa Kalagwas Island. Nag-deny pa sana, kaya lang may report yung police. Kumambyo si Inday. Nang tanongin ng media kung talagang nandun siya, inami na lang po, napilitang aminin. Pero pasalamat nga sila kasi napromote pa yung Kalagwas Island. Naging tourism secretary bigla si Inday. Kung ano-ano yung pinagagawa, imbes na i-defend yung kanyang budget at mag-attend ng congressional investigation po, pati yung mga tauhan niya, binawala na magsalita. Kasi daw, mapapaya mga kababayan yung kanilang pamilya. Kahit ibawal po ninyo, mag-i-issue po ng show cause order. At sa susunod, pag hindi mag-attend yan ng invitation ng Congress, matutulad gaya Harry Roque at Pacquiao, wanted. Pugante, mga kababayan. At pag may nakita po na sapat na ebidensya, siguradong magpa-file po ng kaso sa Osgado for plunder. Yan ang abuti ninyo sa kalukuhan ninyo. O di ba? Hindi po obra, Inday, yung mga iwas posit mo na pinopolitika ka lang. Di ba? Ito si Inday, mga kababayan. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing house probe. Actually, a minutes ago, former Deputy Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE or the Health Orchestrate Positive Learning. A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa office of the secretary. Bigla niyang siniraan si Mercado? Well, hindi ko alam kung anong nauna. Pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung So kung ganon, mga kababayan, mas nangangailangan na i-confront niya in Congress kasi si Yusek, former Yusek, Dr. Gloria Mercado, Humamil Mercado, humarap sa Congress. Dapat doon sila magharap para pareha sila matanong ng mga congressmen. Hindi yung in-invite siya. Ayun. Ang pumunta lang doon, mga kababayan, si Yusek Mercado. Tapos siya, nagpa-presscon. Di ba? Kung totoo yung kanyang sinasabi, kinonfront niya dapat. Mas dapat, maisog siya. Mas matapang siya dapat. Kasi yun ang
Laging pinangangalagda ka ng mga Duterte, matatapang daw sila, maiisog. Bakit ba talawan kayo pagdating sa investigation ng Congress? Harapin ninyo squarely, i-confront ninyo itong si Mercado kung totoo yung inyong sinasabi na ito disgruntled kasi tinanggal ninyo, nag-solicit kasi ng milyon. Di harapin ninyo po sa Congress. Di ba magandang ganon? Para makurus-examine kung sino sa inyo ang nagsisinungaling at kailangang sumumpa. Hindi pwede yung ginawa mo po na ang nagsumpa lang yung mga taga-kuwa in other resource persons. Tapos kayo, ayaw ninyong sumumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Malayong makumbinsi po ninyo, Inday, sa papriskon-prisko ninyo ang ating mga mamamayang Pilipino na ang sinasabi lang ninyo ang gusto ninyong sabihin. Walang cross-examination. Pure propaganda po ang dating sa ating mga mamamayang Pilipino. Balikan natin si Inday, mga kababayan, sa kanyang sinasabi. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar. Naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant. Niya. Ang apelido nun, Villar, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And, So, magandang ikwento mo yon. Sa harap mismo ng Congress. At ano pala yung reklamo doon? Na galing doon sa Cebu, dinala sa Central Office, mas maganda nga. mas magaan yung, ano, yung trabaho. At malamang na gumanda yung kanyang compensation from teaching to ano HR, 'di ba promotion 'yon? Unless ayaw ng ano ng teacher. O ngayon, kung ayaw, pwede naman 'yon ibalik. 'Di ba? At maganda i-confront po ninyo dito sa congressional investigation para magkaalaman kung totoo yung sinasabi po ninyo. Harap-harapan with Mercado. Ang problema po, Inday, ayaw ninyong humarap sa Congress. You should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel. I-present po ninyo sa Congress. Sa Region 7 na kinuha niya. Yan ang maganda niya, Inday. Sa kanya. Kaysa magkwento ka sa media, walang cross-examination. Factual lang ako, ha. Ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Doon matitest ang pagiging factual na sinasabi ninyo. O diba? Pero kung kikwento ka sa media, iiwas ka sa congressional investigation, wala po. Ang makukumbinsi mo lang yan, yung mga supporters mo. Pero yung general public po, hindi mo makukumbinsi sa ganyang kwento, Inday. Pero when she was HR of
the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USECs and ASECs na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag-one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami. Ikwento po ninyo sa Congress. Alis ko, 2 years lang kami. Kumprontahin ninyo na ikaw, nagulat ako, USEC Mercado, naninira ka. Mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din na ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin, sige na siya atake. Ina-atake niya si Michael Poa, si Reynold Munsayak, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsisolicit ka sa isang private company on paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsaya, so during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that Peters in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid field beating. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi ako ang, I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon ang rason kung bakit siya pinaalis. Kaya nga dapat sa Congress ka magpaliwanag. May papel yon. Hindi sa media. Papel. Ang HR record ni para Bigar, fair. Nasa Department of Education. Ini-invite ka doon? Ayaw mong magpakita? Hanggang ngayon, si Villar nasa region. Kasi, sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region. Huwag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Hali ba pa, mga kababayan? Alam na ang motibo ni Day. Ang strategy niya, magsasalita siya sa media, imbis sa Congress, para hindi siya matanong ng mga congressmen, ma-cross-examine, may monopoly siya ng information at ng kung anong mga gusto lang niyang sabihin. Yung ayaw niyang sagutin na tanong, yun ang ginawa niya sa press con po. Hindi niya. Kailangan kasi niyan, umupo tayo. Upuan natin. Medyo mahabang kwentuhan niya. You see? Pero pag sa Congress po, igigrill ka ng Congress, mapapaihi ka doon. Lalo kung talagang hindi ka man nagsasabi ng totoo, isinday nga ayaw sumumpa na magsabi ng totoo. Sa media po kasi, wala mang panunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. That's, the usual practice sa media, libre ka na sagutin at hindi sagutin yung mga tanong na ayaw mong sagutin. Di ba? Walang contempt. Kaya ayaw ni Inday, mga kababayan sa Congress. O ngayon, dito tayo mga kababayan,
sa congressional inquiry kay ano Yusek Mercado. Ito yung pagtatanong po ni ano ni Congressman Asidre ng Tingog Party List. Pakinggan po natin mga kababayan. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months. And the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung nagsabi, nilabas na ni i-turn ano? Over ko na yung envelope. Yung pouch? The envelopes where the money was. Ikomsek? Ikomsek? So paki... it's 9 envelopes. Kuha yan yung bribe, mga kababayan. Galing so daw kay Inday. It says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante, tapos inano ka ng Vice President, di ba? It's very painful. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. De, gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but I... So when the time when you were appointed as USEC, noong 2022 ba? 2022? How old were you at the time? I was 64. 64. Yeah. I'm sure sa edad din yung yan after pagkatapos nyo pong pag-ingatan yung inyong pangalan for the past 40 years? Nabutin ko yun. Yes, sir. So, okay, anyway. Sir, Mr. Chairman. I'd like to... Mr. Chairman. Mr. Chairman, dito po ako. Ay, Mr. Chair, can I continue for a second? Congressman, wait, before I recognize Congressman Paduano, ma'am. Ah, yes. I believe... si, with the indulgence of Congressman Asidre, please continue, Congressman. Mr. Chair, can we allow Yusek Mercado to continue with the response? Because I was trying to ask her about the 16 million that the Vice President mentioned. Please respond with respect to the 16 million. 16 million. I would like to respond to that because it's a press con. When I was called for by Yusek Zulaika, he said, Yusek Mercado, you have to go because one, you have a teacher in your staff. But I explained to them that the teacher was a contract of services when I joined DepEd. And the teacher has a pending application in Cebu because he's from the Visayas. And while he was working with us, he qualified for the RQA. But then when he received his appointment as a teacher, it was already past the opening of the class. It was almost opening and the teaching load was already apportioned. So I called the RD. I said, can I still keep him? Because he was working on the special hardship allowance, which is which was a program that BP Sara also wanted to improve because there's a new hardship allowance and we were just able to reduce the hardship threshold from 0.37 to 0.33, and she wanted the basis for the giving of the hardship allowance, special hardship allowance, revisited. So that's why that guy was the one working on it. So I explained and I don't feel
at all na guilty ako dun sa sinabi niya. The second one is, Sulaika mentioned that I solicited from two agencies. So I explained to her that it was a program which our strand developed. There were two consultants from UNICEF who developed the app. And then we asked our external partnership office to look for external partners who will be presenting the program, because we developed the concept. It was DepEd Guru. It's her being able to contact the 980,000 teachers. Parang kahit nasan siya, pwede niyang makausap yung mga teachers. The second one was for us to do an electronic mode of the RQA. Parang there's no human intervention anymore. Everyone uploads the credential, even the computation of the teacher qualification is already on an hindi wala na siyang human intervention. So that was the program. It wasn't us who choose who would be the partners who will be invited. It was the external partnership. So we made a presentation to almost all the corporations. And then some of the corporations appreciated that it's a very important program. So some of them committed to buy. Kasi what we did is we divided the total fund of 16 million into chewable chunks. So if you're interested with this package, ito lang. If you're interested with it, because not everyone naman wanted to pay the 16 million. But there were two corporations who were willing to fund, because we wanted to put one in Mindanao, one in Visayas, and one in Luzon. So there were two who committed to fund the full package. And that was those were the two corporations that Yusek Sulaika said I solicited. So I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipment siya na ito-turn over sa DepEd. Yun naman so pala po. I feel very sad that up until now, wala man perang involved. The BP has not been appraised because as I explained it to her people that we did not solicit. In fact, the two corporations are willing to give an affidavit that I have no solicitation from them of 16 million. Ayos. So to reiterate, Mr. Chair, you said, first, this was a sanctioned DepEd project. It's a DepEd project. Second, yes. You did not do the solicitation yourself. This was managed by the external partnerships office. Third, no cash donation was ever made. Equipments was given to the department. So none of this, what allegations that the vice president is making against you, is true. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. And that makes it very sad because she's saying it now. Ibig sabihin, her people did not explain to her. At least I know she's watching, then she probably will be able to get the information from you now. Thank you, Yusek Blor. Thank you, Mr. Chair. Basag agad po yung statement ni Inday. Yan ang sinasabi natin. Kaya ayaw ni Inday umarap sa Congress po. Bawat aligasyon niya nang tawag dito sa amin, balubagi, gawa-gawa lang po, ang dali-daling basagin. Pero ginagamit itong propaganda, mga kababayan, yung presko ni Inday ng kanyang mga followers. Kaya sabi ko sa inyo, pag nakinig kayo sa mga vloggers nila, wala. Ibig sabihin, inayaan ninyo yung sarili ninyong mabudol. O, di ba? Preferred ninyo yung fake news.